Isang napakagandang araw na naman po sa inyong lahat at welcome pong patuloy dito po sa ating online worship service. Sa oras na ito ay napakahalaga po ng ating pag-uusapan sapagkat tayo po ay nasa pagpapatuloy po ng ating bagong serye na New Attitude. Pero bago po tayo magpatuloy ay patuloy po nating imbitahin ang ating mga kasama sa bahay, mga kaibigan, mga kapitbahay. At huwag nating kalimutang i-share sa lahat ng ating social media sites yung ating pong online worship service. Napakahalagang bagay ang pag-uusapan natin sapagkat ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa excellent attitude. Nasa kalagitnaan ng mga nangyayari sa ating paligid, ay paano ba natin mapapanatili o paano natin tayo magkakaroon ng excellent attitude. At ang kukunin po nating modelo sa salita ng Diyos ay ang taong si Daniel. Sapagkat si Daniel po, sa kalagitnaan ng mga naranasan niya, maalalaman niyo mamaya kung ano yun, ay hindi nagbago ang kanyang pagkakaroon ng excellent attitude. Para maunawaan natin, ano ba ibig sabihin ng excellent? Sa Tagalog po, ang excellent ay napakahusay. At ang ibig sabihin po nito sa diksyonaryo ay above, mas mataas, beyond, outstanding, great. So ibig sabihin talaga nito ay yung parang napakasakdal, taas ng pagkakaroon niya ng attitude. So, kilalanin naman natin, sino ba tong si Daniel? Una sa lahat, si Daniel po ay isang Israelita. Siya po ay Hebreo. Na nung si Nebuchadnezzar ay sakupin ang Israel, ay kumuha siya ng mga bihag. At pinili niya po na mga bihag ay ang mga binatilyo na makikisig at mga magagandang lalaki. So, yun po. At nakasama po dun si Daniel at ang kanyang tatlong kaibigan. Isa pa po, nung nasa Babylonia na sila at nakakulong na sila, ay kailangan nilang mapanatili ang kanilang kalusugan at kagandahan ng lalaki at kakaisigan. So, binibigyan po sila ng supply. Ito pong sila, Daniel, sila ay tumanggi sa food supply na ibinibigay na para sa hari. Pinili nila yung mga gulay. At sa bandang huli, nung itetest na sila, sila ay natagpo ang mas fit at physically fit at mas healthy. Si Daniel din po ay parang si Joseph na can interpret dreams and vision. Si Daniel po, kung kayo po ay nagbabasa ng salita ng Diyos, ay makikita nyo na yung may tinatawag na 72 weeks. Si Daniel po ang nakakita ng vision na yun. No? At si Daniel din po ay prevented the massacre of the wise men in his time. Na nung kapanahon na niya, nung nag-inip si Nebuchadnezzar na hindi may paliwanag ng lahat ng kanyang wise men yung kanyang panaginip, ay pinamamasaker niya. At si Daniel po ang nag-stand na papuntahin sa kanya at siya po ang nagpaliwanag ng panaginip ni Nebuchadnezzar. At syempre, yung alam na alam natin na istorya, yung Daniel in the lion's den. Daniel was thrown in the lion's den but he didn't get hurt. Bakit? Kasi pinanatili niya yung katapatan niya at yung attitude niya towards God. At syempre, si Daniel po ay naging second in command ni Nebuchadnezzar. Tingnan po natin, ano ba sinasabi sa pag-uugali ni Daniel sa salita ng Diyos? Sa aklat po ng Daniel chapter 6 verse 3 ay sinabi po doon, "Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave thought of setting him over the whole
realm. So dahil nakita nung hari na si Daniel ay pinangungunahan o ginagabayan ng ating Panginoong Jesus, ng ating Panginoong Diyos, ay ibinigay sa kanya yung ikalawang pamamahala sa buong nasasakupan niya. Like Daniel, who has an excellent spirit, na hindi po nabago ang kanyang pananaw kahit sa kalagitnaan ng mga nararanasan niya sa paligid, ay nanatili po ang kanyang pagkakaroon ng excellent attitude. Like Daniel, we can have, tayo rin po, katulad ni Daniel, we can have an excellent attitude in spite of what happening sa paligid po natin. I know, maraming nangyayari sa paligid natin ngayon na alam kong nakaka-apekto sa pananaw natin sa buhay. But this one thing, panatilihin natin ang pagkakaroon ng ating excellent attitude. How can we have an excellent attitude like Daniel? Ang sabi po doon, there are three things na isishare ko sa inyo ngayon. The first thing, my spiritual life influences my attitude. My spiritual life influences my attitude. Yung pagkakaroon ko ng spiritual na buhay ay nai-impluwensyahan nito ang pagkakaroon ko ng excellent attitude. Na linawin po natin, ha? Linawin po natin na hindi ibig sabihin pagka ikaw ay spiritual na ay hindi ka na nagkakasala. Hindi po ganon. Ang being spiritual is simply focusing more on God. Yun lang po yun. Na in spite na nangyayari sa iyo, yes, nagkasala ka, but you are more focused on God. Pag nagkasala ka, you just ask forgiveness because you know it's not right with God. Yun lang po yung pagiging spiritual. Yung intimacy mo sa Diyos ay nananatili. Also, sabi po sa Thessalonians na ang spirit po ang siyang pinakamahalagang component ng tao. In Thessalonians chapter 5 verse 23. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Now may the God of peace himself sanctify you completely. And may your whole spirit, soul, and body be preserved blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. So makikita po natin doon yung tatlong component ng tao na sanctify you completely. So ang kompletong component ng tao ay nanguna nga yung spirit, tapos yung soul and the body. E ano po ba yung body? Yung body ay yung physical appearance. Ito po, itong nakikita nyo, this is the body, the physical appearance. At yung soul ay yung ating pong mind, yung ating will, at yung emotions na nararamdaman po natin. Yan yung mind. Ayan yung soul. Ang spirit ay yung the part of us that relates to God. Yun po yung nagre-relate sa atin sa Panginoon. Kung tayo po ay nagkakasala sa Diyos at nalalayo sa Diyos, ang Diyos po dun kumokontak sa atin, sa spirit na nasa sa atin. In 1 Timothy chapter 4 verse 8, ganito po ang sinasabi. For bodily exercise profits little, but godliness is profitable for all things, having promise of the life that now is and of that which is to come. So nakita natin kung yung kahalagahan ng godliness o pagiging spiritual or more focused sa Panginoon. Na ang sabi dun sa talata ay yung pagiging, yung pag-ehersisyo ng katawan ay maliit lang ang pakinabang. Pero ang pagiging makadiyos,
ay may kapakinabangan sa buhay na ito at sa buhay na darating. In 2 Corinthians chapter 5 verse 17, a familiar verse. Marami sa inyo nakakaalam nito. Therefore, if anyone is in Christ, he is a new creation. Old things have passed away, behold, all things have become new. Na tayo po, kung tayo raw po ay nasa, nakipag-isa na kay Kristo, ay isa na tayong bagong nilalang. So, we should have a new attitude. We should have, in spite of what's happening, dapat we must focus more on God. We must maintain our excellent attitudes sa lahat ng bagay. Bakit? Because that is what pleases to God. Because that is what God wants us to be. For God to use us mightily. So, our spiritual life influences our attitude. Next thing. Ang sabi to, sabi nga nung mentor ko. Sabi nga nung nagme-mentor sa akin. Sabi niyang ganun. If you will not change the process, you will have the same result. Po ang tanong, ano yung attitude mo before the pandemic? Nung naranasan mo ang pandemic, what is your attitude? Now that you hear this message, what is your attitude? If we didn't change a thing, ano, kung walang pagbabago sa pag-uugali natin during bago mag-pandemic or bago mag-ano, at ngayong pandemic, wala pong magbabago. The same pa rin ang mangyayari sa buhay po natin. Yeah, we need to change. We need to focus more on God. Kung dati we are more focused on ourselves, right now, my friends, we have to focus more on God. Look at in 1 Peter chapter 3 verse 15. But sanctify the Lord in your hearts and always be ready to give a defense to everyone who asks you a reason for the hope that is in you with meekness and fear. Kita niyo po yung resulta, no? Kapag tayo raw ay more focus on God. Now, we sanctify the Lord in our hearts na talagang yung puso natin nakatuon sa Diyos. People will start asking, ano nangyari sa'yo? Ano nangyari sa'yo? Bakit parang nagbago ka? Kaya, ang paalala sa atin, be ready. Be ready to make a defense. Ipaliwanag mo sa kanila. Because your life will be an example of a life that is more focused on God. Kaya be ready. One day, people will ask about you. How do you maintain your excellent attitude? Next thing. My attitude impacts my reputation. My attitude impacts my reputation. Daniel's attitude impacted his reputation. Or could we say na yun talaga yung buhay niya eh. He has an excellent attitude. That is why his reputation grow more and more. Na hindi niya na kailangang ipagkalat pa. His reputation speaks for itself. And tayo, marami tayong kakilala na merong mga negative attitude, a negative spirit. Kung pagtuturuin ko kayo o pagsasabihin ko kayo ng mga pangalan, baka, palagay ko, marami kayong masasabi.
Pero ang tanong ito, do you like to be with those kind of people? Gusto nyo bang laging makasama ang mga taong ito? Siyempre hindi. Ang gusto natin, yung mga kakilala natin na alam natin na may positive spirit or excellent spirit or yung mga magaganda, yung pag-uugali. Bakit? Kasi pagkasama natin sila, parang feeling mo safe na safe ka. Parang feeling mo na napakabait mo. Ibig sabihin, na you're repressing your soul kapag kasama mo sila. At sabi nga, ano, Daniel's attitude is like that. Kaya maraming gustong makasama si Daniel. Kasi yung pagiging pagkakaroon niya ng excellent attitude ay yung reputasyon niya nakilala. Kaya nga ang sabi sa Daniel chapter 5 verse 10 to 12. Tapos sinasabi ng salita ng Diyos. Diyan po ha, kung gaano yung reputasyon ni Daniel ay nakilala. Sabi pong ganon, nangyari po ito nung patay na si Nebuchadnezzar at pumalit na yung kanyang anak na si Belshazzar. Ang sabi po doon sa aklat ng Daniel chapter 5 verse 12, verse 10 to 12 ay the queen, because of the words of the king and his lords, came to the banquet hall. The queen spoke, saying, O king, live forever. Do not let your thoughts trouble you, nor let your countenance change. Ano po yung scenario rito? Nagiinuman po yung hari at kasama po yung mga kaibigan niya. Nagiinuman sila, nagkakasayahan sila. Bigla-bigla, merong sumulat sa wall, sa dingding, na kamay. Nakita nung hari, kamay lang. Tsaka yung daliri, sumusulat sa wall. May sinulat na words. Nung nakita nung hari yun, yung parang nawalan ng buhay yung hari, nawalan siya ng lakas. Nanginig siya sa takot. At pinatawag niya lahat ng matatalino sa lugar sa kaharian niya, lahat ng mga manghuhula, ano? Ay pinatawag niya pero walang makapagpaliwanag nung sinulat niya. Kaya naguguluhan siya. Hindi niya maintindihan kung ano yung ibig sabihin. Kaya ito yung nung narinig nung reyna, nung nanay niya na yung nangyayari sa kanya, pumasok siya sa banquet hall dun sa ano, eto nga na wag daw siyang magulumihanan. And in verse 11, ang sabi doon, there is a man in your kingdom in whom the spirit of the holy God and in the days of your father light and understanding and wisdom, like the wisdom of the gods, were found in him. And King Nebuchadnezzar, your father the king, made him chief of the magicians, astrologers, and soothsayers. So nakita po natin, nung panahon ni Nebuchadnezzar, dahil sa yung reputasyon ni Daniel ay nakilala nila, na si Daniel ang naging tagapamahala ng lahat ng mga matatalinong tao dun sa kaharian nila. And sabi doon, in verse 12, inasmuch as an excellent spirit, knowledge, understanding, interpreting dreams, solving riddles, and explaining enigmas were found in this Daniel, whom the king named Belteshazzar. Now, let Daniel be called and he will give the interpretation. So, nung nagugulumihanan yung hari dahil sa kanyang nakita, ay naalala nung reyna si Daniel, yung reputasyon ni Daniel. At sinabi rito yung reputasyon niya. Na siya nga ay naging tagapanguna. Dahil bakit? Siya na-explain niya lahat ng mga pangyayari sa paligid nila. Na hindi maunawaan ng iba. Kaya ipinatawag siya. At siyempre, naipaliwanag niya. At nasabi niya sa hari kung ano ibig sabihin nung sinulat.
At dahil sa ginawa ni Daniel ito, tumaas na naman ang rango ni Daniel. Dahil napatunayan niya yung kanyang reputasyon at nakilala nung hari ang kanyang reputasyon, ang sabi po dun sa mga susunod na verse, si Daniel ay naging third in command. Una ang hari, sunod ang reyna, at susunod na si Daniel. Ganun po, pinangunahan si Daniel ng kanyang reputasyon na kahit hindi siya magsalita, ay yung reputasyon niya ay kilalang kilala sa mga nakapaligid sa kanila. Tayo kaya, ano ang reputasyon natin? Na nung panahon ni Daniel, anything na magka-problema na walang panaginip o mga vision, siya ang tinatawag, alam agad kung sino tatawagin. Parang naalala ko tuloy yung isang theme song ng old movie, yung Ghostbusters. Diba? Sabi nga nun, when there's something strange in the neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters. Diba? Tayo kaya, na kung may nangyayari sa paligid natin, yung mga kapitbahay natin, halimbawa ay nasa kalagitnaan ng problema at kailangan ng tulong, nilalapitan ka ba? O nasa gitna sila ng isang sitwasyon na kailangan nila ng makakausap, nilalapitan ka ba? O kailangan nila ng payo sa kanilang gagawing desisyon? Nilalapitan ba nila tayo? Ikaw ang nakakaalam niyan. Bakit? What reputation did you build sa inyong lugar? But God wants our reputation to exceed us. Napangunahan tayo ng ating reputasyon patungkol sa Kanya. Yun ang nais niya. Today, let's think what attitude need to be changed to improve our reputation to be impactful sa mga taong nakapaligid sa atin. In Ephesians chapter 5, verse 3, ito po ang sinasabi. But fornication and all uncleanness or covetousness, let it not be even named among you as is fitting for saints. Na yung anuman daw karumihan o anumang pag-iimbot o anumang kalaswaan ay huwag maipangalan sa atin. Maidugtong sa pangalan natin. Bakit? Kasi it is not fitting for the saints. Kaya sabi ng Panginoon, huwag maipangalan sa inyo ito na nararapat lang sa isang banal. And in Matthew chapter 5, verse 16, another familiar verse. Sabi doon, let your light so shine before men that they may see your good work and glorify your Father which is in heaven. This speaks of your reputation. Ano ang nakikita ng mga taong nakapaligid sa iyo sa buhay mo? Ano? Na pag nakita nila yung buhay mo, nagpapasalamat sila sa Diyos dahil sa buhay mo. Yun po ang sinasabi rito. Our reputation, na yung bawat tao dapat na makakakita sa buhay natin, they will say, this is a man of God. This is a woman of God. Kaya po, tayo pong lahat, mga kapatid, kaibigan, mga mahal sa buhay, let us continue
to have an excellent attitude to impact our reputation and to improve more, to help others na nakapaligid po sa atin. And the third thing I want to share to you is my reputation invites my opportunity. My reputation invites my opportunity. Daniel's excellent attitude influenced his reputation. And his reputation brought opportunity to him throughout his life. He was put in charge of many things in the kingdom because of his excellent attitude. The same is true today. Thousands of years later, a good reputation will bring more opportunity to serve God in whatever circumstances or situation we are in. Opportunity will come if we have an excellent attitude towards God. As the verse says in Psalms chapter 37, verse 4 and 5, kung sabi, delight yourself also in the Lord, and He shall give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust also in Him, and He shall bring it to pass. Diba, kung makikilala, kung yung reputation natin, kilala sa paligid natin. That is a reputation that has an excellent attitude towards God. Palagay ko, maraming magre-recommenda sa'yo sa mga trabaho. Bakit? Kasi nakita nila yung reputation mo. Kaya yung opportunity darating sa'yo. Kahit hindi mo hanapin, oo, sila nalalapit sa'yo, oo, merong opening dito, merong opening dito. Pwede ka dito, pwede ka dito. And in that way, you will serve more God sa, bakit? Kasi the way you live. At kung papasok ka sa trabaho, makikita ng mga tao ng mga katrabaho mo yung pamumuhay na ginagawa mo. And then day two, yung mga katrabaho mo will be impacted by your reputation. That is why, let us be the men and women that have an excellent attitude towards God, so that our reputation will impact the world for His kingdom and for His glory. Iyuko po natin ang ating mga ulo, ipikit po natin ang ating mga mata. Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataon na ipinagkaloob niyo sa amin, Panginoong Diyos, na matuto naman ng bagong prinsipyo kung paano namin mapapanatili, Panginoong Diyos, ang pagkakaroon ng excellent attitude para sa iyo. Dalangin namin, O Diyos, na patuloy mo kaming gabayan sa aming paggawa, Panginoong Diyos, ng mga pangako sa iyo. Sa oras na ito, dalangin po namin, Panginoon, nagabayan mo kami sa oras na ito. Ikaw po ang manguna, mangusap sa puso namin. Let your Holy Spirit, Panginoong Diyos, fill us, Panginoong Diyos. Sa oras na ito, maaring ikaw, sinasabi mo sa puso mo, habang nakapikit ka, nakayuko ka, sinasabi mo sa puso mo na naramdaman mo yung pagkilos ng banal na Espiritu sa buhay mo. And you are saying, naunawaan ko na ngayon, kailangan ko ang Diyos sa buhay ko para baguhin yung aking pag-uugali. Dahil hindi ko kayang gawin ito sa aking sarili lamang, kailangan ko ang tulong ng Diyos. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, kung yan ang panalangin mo ngayon, I want to pray with you. Kung yan ang sitwasyon mo, sinasabi mo, kailangan ko ang tulong ng Diyos para sa pagbabago ng aking attitude para sa Panginoon.
kailangan ko ang Espiritu ng Diyos na tulungan ako. Kung yan ang panalangin mo, I want you to pray this prayer. Sumunod ka lang sa aking panalangin babanggitin. Gawin mo ang panalangin ito na sarili mong panalangin. Gawin mo ito na nagmumula sa puso mo. Gawin mo ito na ikaw at ang Diyos ang magkausap. Sabihin mo ang panalangin ito mula sa puso mo. Binibigas ng iyong labi. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na hindi po naging tama ang aking attitude nung nakaraan. Panginoon, humihingi po ako ng kapatawaran sa lahat ng mga kamalian ito at kasalanan ito na aking nagawa. At simula ngayon, tinatalikuran ko na po ang mga kasalanan ito. At binubuksan ko po ang aking puso at pinapapasok kita at ginagawa kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, ako po ay nananampalataya sa iyo. Gamitin mo po ang buhay kong ito ayon sa kagustuhan mo. Ito po ang aking samo at dalangin sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus. Amen. Kung ginawa mo ang panalangin ito ng tao sa iyong puso, ang sabi ng Panginoon, ikaw ay isa ng bagong nilalang. Ikaw ay anak na ng Diyos. At ang pangako ng Diyos, saan ka man pumaroon, anumang sitwasyon ang nararanasan mo, hindi ka iiwanan ng Diyos. Patuloy tayong nakapikit na kayo ko, maaari ikaw ay Kristiyano na. At ngayon, sinasabi mo sa puso mo na I need God to show me the areas in my life that I need to improve and help me do it. Na sinasabi mo na ang panalangin mo ngayon ay ipakita ng Diyos sa iyo yung mga area sa buhay mo na kailangan ng improvement at kailangan mo ang tulong niya para magawa ito. I want to pray for you. For you to be an instrument of God to impact the world for His kingdom and for His glory. Let us pray. Panginoon, sa iyo ko po itinatalaga ang aming buhay. Kasama po ako, Panginoong Diyos. Na anuman po, Panginoong Diyos, ang nararapat, Panginoong Diyos, na baguhin namin para lubos mong magamit ang buhay namin sa ikaluluwalhati mo at para sa iyong kaharian, Panginoong Diyos, ay ipakita mo po sa amin at bigyan mo po kami, Panginoong Diyos, ng sapat na pananampalataya, sapat na kakayahan, kalakasan, Panginoong Diyos, katalinuhan at kaalamang nagmumula sa iyo, na amin po itong maisagawa ayon sa kalooban mo. Dalangin namin, Panginoon, na gawin mong instrumento ang buhay namin, Panginoong Diyos, sa lahat, Panginoong Diyos, ng mga ministeryo na ipinagkaloob mo sa amin. Gamitin mo ang buhay namin, Panginoong Diyos, na maging impluensya sa mga taong nakapaligid sa amin. Sa ikaluluwalhati mo, Panginoon. Dalangin namin, O Diyos, na sa lahat ng aming gagawin, ay Ikaw ang aming mapapurihan. Dinadakila ka namin, Panginoong Diyos, at sinasamba. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan mo, aming Panginoon, Jesus. Amen. Nawa po, tayo pong lahat ay maging kagamit-gamit sa harapan ng Diyos. Maging instrumento ng Diyos sa buong mundo para ipakita sa mundo ang kaluwalhatian at kadakilaan ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po at mag-ingat po kayong lahat. Magkita-kita po tayong muli sa susunod na linggo.